11 ang sugatan matapos sumadsad ang isang Boeing 737 na aircraft sa bansang Senegal. Aabot sa 78 pasahero ang sakay ng eroplano kung saan bahagyang nasugatan ang piloto nito. Ilang oras ding naantala ang operasyon ng paliparan at ngayon ay balik na sa normal ang operasyon nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Paiigtingin pa ng bansang Russia ang paggawa ng sarili nitong intermediate at short-range missile bilang tugon sa pagpapadala ng kaparehong mga missile system ng Estados Unidos sa Europa at Asia, pati na rin sa Ukraine. Ayon sa isang eksperto, paraan ito ng Russia upang takutin ang Estados Unidos, Pransya, United Kingdom at iba pang kasapi ng NATO sa pagsuporta nito sa Ukraine. Binanggit rin ng Russian Foreign Ministry sa kanilang pahayag na isa rin sa dahilan ng pagpapalakas ng kanilang produksyon ay ang pag-deploy ng US ng Tomahawk missile system sa Pilipinas. Ang Estados Unidos at Russia ang may pinakamaraming nuclear weapons sa buong mundo. Inaasahang magkakaroon na ng anak si Justin Bieber sa kanyang asawang si Hailey. Sa Instagram post ng mag-asawa, makikita ang mag-asawa na magkayakap at naghahalikan sa isang vow renewal ceremony sa Kilauea, Hawaii. Makikita rin sa mga larawan na suot ng modelo ang isang white lace dress habang ipinapakita ang kanyang baby bump. Nagpaabot naman ng pagbati ang ilang Hollywood stars tulad ni na Kim Kardashian at Gigi Hadid. Taong 2018 nang magpakasal ang dalawa matapos ang maikling engagement. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.